content na meron daw pong di umanay boylet at pinaggastusan at neregaluhan ng gasoline station itong si VP Sara Duterte. Abay, kakasuhan raw po. Iyan ang pagsisiwalat ni Takeo Miyamoto according sa kanyang internal sources. Naku po, sino kaya yung mga masuswerteng vloggers na yon na kakasuhan di umano ni Vice President Sara Duterte? At meron din pong pa-blind items itong si Takeo Miyamoto na meron na daw pong mga nagde-delete. Sino po yun? Anyway guys, hindi natin alam kung napikon nitong si Vice President Sara Duterte, pero simulan natin muna kung saan ang galing ang issue. Si Ninio Barsaga, mayroong pa-blind item. So, isa daw pong pinakamataas na official. Hindi kapitan, hindi mayor, hindi governor. Basta isa sa pinakamataas na government official na babae. Meron daw pong kakabit-kabit. Kabit, having an affair. Ano yan, Tulfo? Attorney Libayan, pasok! Diba? Anyway, ito daw, meron daw pong kakabit-kabitan. Iyon po yung pa-blind item ni Ninio Barsaga na hindi niya naman pinangalanan, pero kung ikaw ay mausisa, halatado mo na si VP ang kanyang tinutukoy, pero hindi niya pinangalanan. So play safe itong si Lolo mo Ninio, no? Ito naman si Epifanio Labrador, sumausaw sa issue. Yan kasi dami mga sausawera eh, no? Sumausaw siya at ang malala dito, pinangalanan niya guys. Itong si Vice President na ang kanyang lalaki daw, di umano, ay si Jan Amores. Naku po, mabigat yan. Kaya nga sinabi ko sa aking content, naku, mabigat-bigat na ako sa syunto. Pero guys, sabi nga ni Takeo Miyamoto, meron daw pong nag-delete. Well, ako, wala akong dinilit. Kasi ako yung tipo ng vlogger na hindi nababahag yung buntot. Diba? So, although hindi naman siya karapat dapat i-content kasi nga chismis, pero ako ay nagtanong lamang. So, ang sabi ko, totoo ba, VP? Sagutin mo tong issue na to. Kasi syempre, diba, hanggat hindi sinasagot ni Vice President ang saan napunta yung 125 million confidential funds, parang she is adding fuel to the fire. So, patuloy na lalagablab itong chismis kung patuloy siyang hindi niya papansinin. Well, ito nga si President Bongbong Marcos, diba, sinabihan nilang addict, nagpupulburon, nagsisex orgies. Hindi din naman pinatulan ni VP Inday. Actually, madami din naman mga politiko na mga nasangkot sa mga kabit-kabit issue. Ay, syempre, you are a public official and, di ba, public figure ka. Talaga nga namang ang tikon talo. Pero, ito, totoo naman, ang sinabi ni Takeo Miyamoto na may chance na magkaso itong si Vice President Sara Duterte, lalo pat personal issue, itong tinitirada sa kanya. Okay lang yung mga vloggers, katulad natin na bumatiko sa ginagawa niya as a, you know, Vice President, yung mga trabaho niya sa taong bayan. Pero, kung personal issue, talagang pwede siyang magkaso, pwede siyang hindi. Pero, ang tanong nga dito, sino nga ba yung kakasuhan ni Vice President Sara Duterte na pa-blind item ngayon ni Takeo Miyamoto? Anyway, may papanood akong video sa inyo guys kasi itong content na to, galing to kay Takeo Miyamoto. Anong sabi niya dito? Sara, napikon. Napikon nga ba si Vice President Sara Duterte kung kaya't ang mga di umanay vloggers ay papatulan niya na? Parang ang baba naman ng level ni Sara Duterte na pumatol siya sa mga ganitong vloggers. Ano? Pero anyway, yan po yung sabi ni Takeo Miyamoto na kanyang pa-blind item. So ngayon, meron tayong ipaparinig muna na may nag-delete daw po. Sino kaya yung nag-delete na yun? Pakinggan muna natin guys ha. Pero ang problema kasi dito mga kababayan, nananakot ngayon. May nananakot doon sa isang vlogger na kakasuhan. So, syempre medyo natatakot. Hindi naman natatakot, medyo worried lang naman. Sino kaya yung vlogger na medyo natatakot at medyo worried na yon? Nako, dapat kasi pag magko-content kayo, huwag kayong mag-delete, ano? Okay lang na i-report kayo ng hate speech, eh labas nyo na i-report kayo ng hate speech, pero huwag kayong mag-delete, ano? Anyway, sino kaya yung maswerteng vlogger na tinutukoy ni Takeo Miyamoto? Spill the tea naman, ano, Mike Cervera? Medyo worried yung vlogger na yan kasi ang daming comment, so... Una, kung comment yan ng mga viewers na pro-Sara, huwag siyang mag-worry. Pero syempre, bilang isang vlogger, kapag tatagyan ng comment ng
kahit sa cyber libel ka ni Sarah, downloaded na yung video mo kahit na binura mo. So, ang tanong kasi dito, unang-una, ano ba yung intention ng vlog? Ayun. Nako, ano nga ba yung intention ng vlog? Hindi natin alam kung sino yung vloggers na tinutukoy niya, pero kung ako sa sarili ko, sasagutin ko kung ano yung intention ng vlog ko. Hindi po yun po for entertainment. Kasi yung sabi ni Takoyro, kaya daw siya nag-content on for entertainment. Ako, kinontent ko yun kasi nagtatanong ako. Hindi ko alam kung yun yung views niya para entertainment, chismis. Kasi diba sa politika, uso naman talaga yung mga, ang artista nga, diba? May mga chika bumbum na si ganito ganyan, may having affair, diba? Si Andre Brillantes, having affair with Daniel Padilla daw, diba? May mga ganong issue. So, public figure ka, talaga nga namang bawal ang maging balat sibuyas. Pero ngayon, eto na nga, sinasabi niya na meron daw na nag-delete. Siyempre, kung tatanungin, ano nga ba ang purpose ng vlog na yon? Well, ako guys, kung papanoodin niyo yung tatlong vlog ko yan, nakikita niyo ah. Kita niyo. Panoodin niyo na lang kung inaakusahan ko ba si Vice President Sara Duterte na, having affair talaga, yung meron siyang jowawers. Basta ako, ang ginamit ko dito, nag-react lang ako sa sinabi ni Pepanyo Labrador. Kasi ang pangit naman guys, sa totoo lang ha, if meron tayong government official na, bibigyan ng chismis na yung 125 million ginamit sa gasoline station, pero ako'y nagtatanong lang dun ha, ginamit sa gasoline station para sa kanyang boylet. Parang ang pangit naman kasi hanggat hindi ito sinasagot ni Vice President Sara Duterte. Ang mangyayari kasi dito guys, yung issue, apoy, diba? Lalagalab. Pupunta sa ibang platform, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram. So, ang iisipin ng mga tao, yung 125 million na sinabi ni Epifanio Labrador, ay baka totoo nga na nasa ginamit sa gasoline station. Pero hindi ko kinoconfirm guys na doon ang pinagamitan ni Vice President Sara Duterte. Kasi according na din mismo sa nabasa natin na na ang 125 million daw ay ginamit sa tree planting, sa transportation. Pero ewan ko, confidential ba yun? Pero anyway, yun po yung liquidation ni VP Sara Duterte. Pero syempre, madaming mga vloggers ang hindi pa nasasatisfied. Although mali naman po yung ginawa ng ibang vloggers na sakyan tong issue na to. Actually, kasi yan guys eh, public figure ka. Diba? Public figure ka. Pero anyway, tuloy natin. Na makapasok dun po sa cyber libel. So, at least yung intention ko kung ba't yung ginawa yung vlog na yun, just for entertainment. Entertainment lang naman talaga yun eh. Pananaw yun ni Takero ha. Entertainment lang daw po yung vlog na ginawa niya. Pero sa akin, hindi po entertainment yun. Kasi ako nagtatanong lang. Sorry Takero ha, baka mamaya awayin mo ko ha. Hindi, kanya-kanya tayong pananaw dito, kanya-kanya tayong perception dito, huwag namang paka-play safe, Pero ang akin lang naman dito, ginawa ko yung vlog na yon para magtanong kung totoo ba. Kasi nakakahiya na, nasasangkot na nga sa isyung 61 billion sa 125 million, 2.7 billion issue, mga ganyan-ganyan. Tapos, mahaluan pa ng chismis na ganito. 'Di ba? Na may affair, pero hindi din naman po fair kay Vice President Sara Duterte na gawan siya ni Epifanio Labrador ng ganitong content kasi tao din naman yung binabanata na 'yan. Pero ang nakakapagtaka din kasi dito na binigyan nilang diin kasi nga daw bakit may sulat itong si Vice President Sara Duterte sa isang basketball player na yun nang gogo na nga ng kapwa niya player, abay parang pinapagtanggol niya pa. Nagkaroon pa daw siya ng time. Kahit si Vad, panoodin nyo, kinontent niya din yan. Pero ako, hindi ko ginastify yun. Ang akin dito is, kung totoo ba, kung saan ginamit ang 125 billion, at kung totoo ba na may chikapi, diba, chikapi, chupapi mo ninyo, kabit. Diba, kasi kung hindi totoo, di hindi. Diba, ako yung nagtatanong lamang, hindi ko ginastify na si Sara yun. Well, sabi ni Takeru Miyamoto, entertainment daw yun. Di, para sa kanya, entertainment, basta para sa akin, ako ay nagtatanong lamang. Kaya nga si Mimali siya medyo nagiging, maingat tayo sa ating mga binibitawang salita para iwas cyber libel tayo. Ngunit kung sino man po yung vloggers na nag-delete, nako, nag-delete daw po guys, sino yun? Nako! Ay, dapat magkaroon ka din ng bayad kung sino man yung vloggers na tinutukoy ni
ni Takla kung may moto, or kung babae, magkaroon ka din naman ng paninindigan. Diba? Na magko-content ka, tapos i-delete mo. Pero ako guys, malinis ang konsensya ko, kitang-kita niya naman. Wala akong dinilit, tatlong content yan. Una, kasi yung pa-blind item ni, ano, ni Epifanio Labrador na si Sara Duterte May Kabet. Pangalawang pa-blind item ni Epifanio Labrador, pinangalanan niya na. At ako naman, yung pangatlong ano ko, hindi po yan blind item, kundi nag-comment ako na hindi po yan fair kay Vice President Sara Duterte, pero tingnan nyo yung ginagawa nila kay Vice President, sa former Vice President Lenny Robredo noon, ginagawa nila kay former Senator Attorney Leila De Lima noon, tingnan mo, parang bumabalik sa cycle ni Vice President Sara Duterte. Pero anyway, si De Lima nga hindi pumatol. Si Attorney Lenny Robredo hindi din pumatol, di ba? Tapos si Sara, papatol man siya, parang bumaba naman ata yung tingin niya sa sarili niya. Pero anyway, choice niya yun kung magkakaso siya. Nako, Epifanio, mag-ready-ready ka na. Si Epifanio ba kaya yung nag-delete? Basta ako guys, wala akong dinelete. Anyway, pakinggan pa natin. Wala naman tayong makukuha dun eh. Kasi pangat naman pag palagi tayong seryoso. Yun nga lang kasi mga kababayan, di ba? May mga vlogger po kasi tulad ni Epifanio Labrador na talagang dinitalya pa talaga. Akala mo alam na alam. Di ba? Alam na alam ko ano yung totoong nangyari na ay si ano yan, si Jan Amores yung ano niyan, yung boylet niyan na binili ng gasolina ng gasolinahan, ganun-ganon. Tapos sinakin pa ng isang vlogger na dilawan. Pero yung isa kasi binura niya na yung video niya pagkakaalam ko. So ngayon ko ang tanong kasi dito, kung pwede bang mag-file ng case si Sara Duterte dun sa mga naglabas ng content tungkol diyan, ang sagot doon actually pwede. Pwede talaga. Yes, totoo guys. Sa totoo lang, alam niya, pwedeng mag-file ng kaso itong si Vice President Sara Duterte sa mga vloggers na, you know, personal na yung atake sa kanya. Kaya nga ako nagtanong kay Sir JDB. Sir JDB, pwede bang magkaso si Vice President Sara Duterte? Sabi naman ni JDB sa akin, oh, pwedeng magkaso yan as long as you know, personal yung atake sa kanya. Pero tayo guys, wala naman sa ating kaso yan. Kasi sa atin, ano eh, hindi naman tayo yung direct na attack. Hindi naman sa nagpapaka-play safe ha. Parang ano tayo eh, third person lang tayo. So, itong si Epifanio Labrador, kung nag-delete man ito, panindigan mo naman yung ano mo, yung sinabi mo, diba? Huwag yung ganito, nag-delete. So, nandito sa akin yung video ni Epifanio Labrador, na nasa content ko din yan, sa unang content ko, nakikita nyo naman, tatlo yan, diba? Panoodin nyo na lang guys, nandiyan yung content ko kay Vice President Sara Duterte. At syempre, tingnan nyo kung kalibel-libel ba yun. Pero kung sino man tong blind item ni Takeru Miyamoto, nako, magkaroon ka naman ng bayag. Pero hindi natin alam guys, baka malay mo magkaso itong si Vice President Sara Duterte. E di, go kung magkaso siya, kung sino man yung kanyang kakasuhan. Pero para sa akin, eh di parang kailangan niyang i-justify kung saan niya gagamitin ang 125 million, di ba? Pero anyway, bahala na yung ano, kung sino man yung kakasuhan niya. Pero sa akin dito, pag kung sino man yung kakasuhan niya, syempre, susuportahan ko yun, yung tama. Hindi yung ano ha, yung argumento, susuportahan ko kung sino ang tama, di ba? So, antay-antay na lang tayo kung sino man tong papatulang vloggers ko, no? Ni Vice President Sara Duterte, kasi napikon daw siya. Yan ang sabi ni Takeru mo, Miyamoto. Anyway, thank you sa paggamit ng audio mo, Takeru, ha. Baka mamaya copyright mo, kung wag naman sana. So, it's me again, guys. Si Mimalicio nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.